permanente trabaho ang karamihan sa mga Pilipino. Iba sa kanila ay hindi man lang nakatungtong sa kolehiyo at high school at maging elementarya man dahil na rin sa kawalan ng sapat na pagustos sa kanilang pag-aaral. Kahirapan ang nagtulak sa kanila upang sila'y tumakot sa kanan at ilagay ang batas sa kanilang mga kamay. Dahilan ito upang pumasok sila sa kung ano ng trabaho, paraan upang makakain 3 beses sa isang araw. Ngunit may mga tao pa rin ang trabaho simple ngunit marangal. Nang dahil sa pag-iikahos, pati ang trabaho di pakaraniwan ay kanila na ang pinasok. Sa pagtulero sa sasamitin, di pakaraniwang trabaho sa ating lipunan. Nakaraniwang, di nabibigyang halaga ng karamihan at mas gusto pang gustahan. Ngayon ang daging ang mga tao na mabuhay dahil sa mga patay. Sa mga puntod na nakatayo sa isa sa may pinakamalaking hinlayan dito upang malaman natin ang kanilang pamumuhay dito sa loob ng sementeryo. Ilang taon na po ba kayo, kuya? 19. Doon po ba sa 19 na yun? Lahat po ba nung time na yun, ginugol niyo po ba yung time dito sa sementeryo? Hindi naman. Kasi nalipat kami dito mga 6 na taon na ako. Medyo dito na rin ako lumaki. Kuya, bata pa po kayo nun. Medyo hindi po ba kayo natakot na siyempre sementeryo, maraming patay. Wala po ba kayo ngayon natakotan na gano'ng bahay? Hindi naman, kasi maliit pa kami. Medyo tinatakot lang ako ng mga bata. Mga malaking bata, kabataan, mga minta daw dito. Sabi ko naman, wala. Naloloko nyo lang ako. Kuya, paano po kayo nakapag-adjust? Paano niyo po na sana yung sarili niyo na wala kang multo dito? Hindi naman ako naglilibag pag gabi. Nasa bahay lang ako para hindi ko makita yung dapat mahi. Hindi naman ako umigot dito eh. Yung tatay ko eh. Di ba binata na po kayo tapos lumalaki niyo po kayo? Hindi po ba nagiging sagabay yung pamumuhay niyo dito sa paniligo niyo? Huwag na natin pag-usapin. Okay lang po kayo. Yung mga ano po, yung mga wala po ba kayo narinig na feedback ng mga tao tungkol sa, yung mga sinasabi sa inyo tungkol sa buhay nyo rito, ganun. Maging good man po yun o bad? Wala naman. Okay lang. Bali, hindi po nakakasaga pag din sa pag-usapalamin sa tao. Kuya, balik tayo din sa may bata ka pa nung kwan. Ba, ilan taong ka bago ka nasanay dito na sa paligid mo? Isang taon. Adi, ibig sabihin, 7 taon ba lang masanay ka na? Oo. Tapos, kuya, edi, hindi ba nakasagabal yung pagtira mo dito sa mga, di ba yung ibang mga bata, naglalaro sila sa park. Eh ikaw, sino yung mga kalaro mo dito? Ganun. Mga pinsan dito, pupunta rin sila dito. Pupunta rin sila dito. Isang pamilya lang ba kayo na nakatira dito? Kayong pamilya lang yung nakatira dito? Oo. Ano yung buong pamilya? Ilang kayong magkakapatid? Dito. Pang ilang ka? Pangalawa. Yung panganay kuya, nasan na? Sa bahay. Yung pang magkakapatid ba na yung kuya eh, nakapag-aral ba? Or ikaw, nakapag-aral ka ba? Yung panganay, nakapag-aral ba? Hindi. Ako lang tapos yung buwang kapatid. Ako yan, anong year na buwan? Ngayon lang ako ng high school. Saan kayo kuya nag-high school? Graduate na po kayo. Kuya, yun naman kuya, di ba, ano naman yung ginagawa dito ng mga, di ba, yung trabaho ng tatay nyo, yung taga-pangalaga, ano yung ginagawa nila, di ba, pagkaroronda sila dito, ano yung napapansin nila? Wala ba sila nararamdaman kakaiba, or kinukwento sa inyo na nakita nila, ganun? Wala naman. Minsan ba kuya, sumasama ka din sa kanya pagka tumoronda sila dito, pagliribot, yun lang? Minsan, sumasama rin ako. Kuya, ano po ba yung ano? Di, syempre, gabi to, madilim. Ano po ba yung pinakalibangan nyo ganun para pampalipas yun ng oras? Ganun. Nanonood ng TV. Maliban po lang yun.
Kayo rin nagbabayad ng kuryente niya dito, kuya? Hindi. Eh, minsan ba, kuya, kunyari, sa paglilibot yung ganun, wala ba kayo, kuya, na-encounter na, kunyari, mga addict na pumupunta dito, ganun? Dati meron, pero ngayon wala na. Dahil na nga sa pagbabantay niyo, ganun? Oo. Eh, katulad, kuya, kanina meron kami nakitang dumaan. Pinapayagan niyo rin silang dumalaw pag gabi. Tsaka hindi niyo ba sila tinatanong ba't ganitong oras sila dumadalaw? Pwede naman sa tanghali. Minsan siya pinagbibigyan sandali lang naman daw. At pinagbibigyan na lang. Marami lahat ng supporter dito. Iba't iba eh, dahil sa history ng Pilipinas, ito ang pinakang marami atang cemetery sa San Jose. Kalit na sa Jose. Oo, marami dati dahil. Pero eh mo, ilan lang cemetery dito sa San Jose. Unahin natin ito, Sankwario, Aglipay, Romano, Meneses, Esteban, Don Canoto, Sobrepeña, Federacion, walo. Dito lang nga, dito lang sa bayan. Kasi sabot pa yung mga nasa baryo. Meron ba Palestina, di ba meron? Meron. Palestina, meron. Pero dito sa bayan ng San Jose, kaliit ng ilang barangay lang tayo, 30 barangay, pero cemetery ang dami. Kapag na ito, ang daming tao, pero ang cemetery lang doon eh, Romano, Aglipay, at saka may sangkwaryo din doon eh. Sabi ko ba, kuya, mayroon pinakamagandang pansyon? Ay, dyan, marami. Laki nga po. Makikita mo rito. Pinakang mahal na pansyon dyan, itong kay Mayor, yung pinunta nyo kagabi yung... Ang chapel na yan, doon nakalibing yung dating mayor at saka yung mama ni Mayor na yun. Ilang taon na ko ba kayo? Bali, kuha na po. Mayroong 6 years na ako. Pero yung mga pinaltang ko, tinanggal na yun dahil kuha ni, mga walang hiya. Bakit? Yung bang kumiinom sila na nakikipag-away dyan. Ay, pala sila pa yun. May bahay ako ron sa may gilid na Rupina yung papasok doon. May bahay ako ron. Kaya lang dinala ko rin yung pamilya ko. Siyempre, pag umaalis ako, yung bang rumurunda ako sa para may tao rito. Nawala na ako rito ng grass cutter eh. Magkano yung grass cutter? 13,000 yan. Nawala. Yan. Sinasok yan. Kaya pinapuntuhan naman yung mga pagkakit? Oo, pinapuntuhan. Kompleto ako rito. Kaya lang ang hindi libre sa akin dito pagkain, pero kuryente, tubig, tapos yung mga kumba, yung mga kailangan sa pagtag-ulan, kompleto ako, bota, kapote lang. Kaya may sahod po ba? Meron. Kaya saan po ba rin yung sahod? Kaya lang, mababa ang sahod ko, bali. Ano ba buwana doon? Buwana. Katapos na, 4,900. Pero, kung naman, may sideline naman ako rito, gumagawa ako ng mga nikyo sa kontrata. Ano ba? Tauhan niyo po sa kuya. Tauhan niyo po sila. Marami ang tauhan. May nilibing pang, may nilibing na kami sa Don Canoto. Meron pang nilibing kami mamaya alas 2. Alas 2? Pwede po ba yan masakit? Pwede. Naga-incarnation yan. Mag-incarnation. Mag-apigedo nun. Paramyo, taga-incarnation. Alas 2. Siguro darating na rin yun. Mga alas 4 ganun. Ako. Siyempre ilalakas. Yung may nasaksiyan naman po kami yung dyan. Patay kaya lang. Ginaano na po. Ginaakan na yung puntita. Sinasara na. Yung ako. Isang araw po. Isang araw. Hindi. Conforme kasi ang lote rito. Medyo mahal ang lote. Right? Yung halimbawa, yung 40 square meters, yung bagong ginagawa yan. 162,000 yan. Ayan, yan. Ito yung ginagawa. Teka na. Para makita ka. Ang buhay ko rito, magbubukas kami ng mga, alimbawa, pwede nang buksan yung nicho. 5 years yan bago buksan na. Ang permit kasi niyan sa center, 5 years. Pwede nang buksan yung nicho.